po din malaman natin yung malaking issue na din sa amin niya na may mga, okay. Diba before may mga kabit na sila pero ni ina-upload pa po nila sa social media. Ay, may mga asawa sila eh. Exactly. May mga anak. Ay, tapos mag-upload ng, andali ah, kulang ang 10 milligrams kaninang umaga. Umaya natin. Dadagdagan. Joseph, yes, ma'am. Kasal kayo ni Rosemary? Yes, ma'am. May mga anak kayo? Isa, ma'am. Ilan taon na? 7. Nasaan? Nasa akin, ma'am. Nasa iyo. Kailan umalis si Rosemary para mag-domestic helper? April 4, 2019 po, ma'am. 2019. So, ibig sabihin, okay. Naabutan na siya ng pandemic doon. Nauwi yes, ba siya nitong huli o... Hindi, ma'am. Hindi pa umuwi, ma'am. Hindi pa umuwi. Tuloy-tuloy ba na nagpapadala ng sustento? Wala hindi din. Pa, ma'am. Isang taon lang po nagpadala. Tapos wala na? Opo, ma'am. Simula po nung nalalaki po siya, ma'am. Yun na, binalak na kami. Binlock kayo? Na, wala nang padala. Oh, yes, ma'am. Kahit sa mga magulang niya o sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anak niya, wala rin contact? Hindi ko lang po alam, ma'am, kasi hindi naman kumukontak yung mga magulang niya, mga pamilya niya sa akin eh. Eh kasi kinukonsinti pa yata nila, ma'am, yung anak nila eh. Eh sa anak ninyo, tumatawag? Ma'am? Sa anak ninyo, nakakausap ba niya? Oh. Hindi nga po, ma'am eh. Wala talaga? Wala, ma'am. Binalak na nga po ako, ma'am eh. Wala nang pakialam eh. Ang una-una siguro pwede natin gawin ito ay ipahanap. Meron kang address niya? Meron kang agency niya? Pangalan ng agency niya? Yung dating agency niya, ma'am, yung pinanggalingan niyang luma, wala na po eh. Alam ko, lumipat na. Lumipat na. Natapos yung dalawang taon niya po, ma'am. Anong gusto mong sabihin kay Rosemary? Wala na siguro, ma'am. Ayoko na rin. Wala na akong anong sasabihin sa kanya, ma'am. Kumpara rin lang sa anak ninyo. Hindi na, ma'am. Pa-deport ko na lang siya, ma'am, tapos kakasuhan ko, ma'am. Nung nanlalaki po siya, sobrang galit ko po sa kanya, ma'am, na ano ko siya, namura ko siya, tapos napagsabihan ko ng kung ano-ano. Kasi sa sobrang galit, ma'am, kasi may lalaki na nga po. Alam niyo, ma'am, nakipaghiwalay siya sa akin. Kailan siya nakipaghiwalay sa'yo? 2020, ma'am. Oo. Oh. Tapos, nung malaman lamang kong 2020, kaya pala nakipaghiwalay sa akin, yun pala, may lalaki na po sa Dubai. Anong dahilan niya at nakipaghiwalay siya sa'yo? Hindi ko nga, alam mo, may sabi niya, hindi na daw siya masaya sa akin. Hindi na daw ano sa akin. So, nawalan na siya ng pag-ibig, ganun? Opo, ma'am. Eh, hindi pa niya, may lalaki na. Hindi pa niya intindi, hindi ba sinabi na may anak kayo? Opo, ma'am, tsaka may anak pa po siyang isa, ma'am, nasa magulang niya. Sa ibang lalaki din po yun, ma'am. Eh, sanali lang. Kayo, may anak kayo, 7 years old. Yes, ma'am. Yung anak niya sa ibang lalaki, ilang taon? Mas matanda? Ano na yun eh? Opo, ma'am. Mag-11 na yata. 11? 10. Pero, kayo, kasal. Pinakasalan yes, mo siya. Sa Huwes? Yes, ma'am. Sa Mayor? Kasalang bayan, ma'am. Kailan? Kinasala ko 2017. 2017. Ah, ibig sabihin, yes, ma'am. May anak na kayo nung kinasal kayo. Yes, ma'am. Na inaipanganak na niya. Lalaki ba o babae itong anak lalaki, ninyo? Lalaki, ma'am. Lalaki. Nag-aaral? Yes, ma'am. Nasa akin po. Na itataguyod mo naman kahit walang padala yes. Si Rosemary? Yes, ma'am. Grade 1 na nga po, ma'am eh. Grade 1 na. Ma'am? Sige, Joseph. Pwede po ba sa sampan ng ano, falsification of documents? Kasi bakit? Kasi yung ginamit niya po, single eh. Single po yung ginamit niya nung naglakad po ng papers. Ah. So, samantalang kasal po kami. Kasal kayo. Oo. Opo, sabi niya po sa akin, nagpaalam daw siya. Wala naman akong naalala ng nagpaalam siya kasi nung nandalalak siya, kinalkal ko yung mga ano niya, yung mga dokumento niya ng mga nilakad. Yun nga po, nakita ko single tapos nagtanong ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin nagpaalam. Sabi ko, kailan ka nagpaalam sa akin? Alam mong kasal tayo. At saka hindi naman nadadaan sa paalam yan. Hindi nadadaan sa paalam yan. Dapat telling the truth ka. Pero kaya yan, nga, may kopya ka. Nung mga dokumentong ito. Yung ano niya lang, ma'am, yung ginamit niyang NBI, yung international NBI niya, nasa akin po. Tapos nakalagay doon, single? Yes, ma'am. Okay, so ito, mga isasubmit natin ito para apo. Matulungan natin si Joseph. Joseph, nasaan ka ba ngayon? Nasa Bulacan po, ma'am. Ah, Bulacan, malapit lang.
Okay, so madali lang mag-coordinate. Santa Maria po, ma'am. Okay, attorney at Sir Joseph, willing naman makipag-usap si Rosemary sa atin. Ang problema lang, parang nagkakaproblema sa VPN, attorney, sa Dubai. At may message naman siya na hindi ka naman daw po niya uurungan. So, harapan. Ayun po. Sabi po, ma'am, sige po, wait lang, no worries, give me some time. Hindi ko siya uurungan. Nung umalis siya, maayos naman ang samahan ninyo. Nung umalis siya, yes, nung 2019. Opo, ma'am. Walang away, walang... Wala po, ma'am. Walang samaan ng loob. Wala po, ma'am. Okay. Kasi, ang sabi niya, hindi ko nga po siya dapat papayagan mag-Dubai. Ang sabi niya, para lang daw po sa anak namin, pamilya, trabaho lang daw po ang pupuntahan niya doon. Tapos, ma'am, nung wala pa siyang isang taon sa Dubai, may ka-video call siya sa ano, nakilala niya sa GC nila po. GC, ma'am. Nakilala niya sa GC. Saan mo nakita itong mga video at saka mga litratong ito? Paano mo nakuha ito? Yung sa GC niya po, na ano ko sa ano eh, Facebook po, ma'am. So naka-upload kasi, ito? Opo. Ang ganda pa nga ng tawagan nila, ma'am eh. Honey ko ang tawag nila. Dalawa. Ito tapos, yung... Tapos, ma'am. Yung unang ano niya, tapos yung FB account niya na password, nasa lalaki. Samantalang sa akin, hindi niya naman binibigay. Okay. Ano, kayo? Anong tawagan ninyo? Walang po. Ha? B. Ah, B. Okay. B. Bebe ko. Parang mala siguro yung tawagan na B. Tapos ma'am, alam niyo pa ma'am, kinat ko po yung lalaki. Kasi kabidugol niya eh. Pero hindi Pilipino yung lalaki? Pakistani po ma'am. Tapos? Nung kinat ko yung lalaki, why calling my wife honey ko? Ano tapos sabi? Nakarating sa asawa ko, nagalit pa po sa akin, kinampihan niya pa po yung lalaki at yung mga kaibigan niya sa GC niya. Kaya doon po nagsimula. Anong sabi nung lalaki nung sinabi mo, nung tinanong mo, why you calling my wife honey ko? Why embarrassing, sabi sa akin ma'am. Why embarrassing me? Pahirapan ng English ito eh. Yes ma'am. Diba? Dudugo ang ilong mo at saka ang tenga niya. Ganon. Opo ma'am. Yun ma'am, lagi niyang ka-video call yun. Tapos sabi, wala siyang gano'n. Sandali, believe naman ako sa'yo, Joseph. Paano mo napasok yung GC nila, yung group chat nila? Yung kaibigan niya po, inanong niya sa akin. Pinormag niya po. Kaya na-join ka. Pwede kasi yan eh, yung basta ma-join mo yung group chat. Yung at may mag-invite sa'yo. Tapos, join. Okay lang yun sana ma'am eh. Oh. Eh ano lang, pa-video call eh. Eh nung nakalabas na, yun nasa video niyo po ma'am. Oo. Iba naman yun. Yun yung mula nung lumipat na siya ng agency yata, ma'am. Ibang lalaki ito? Oo, yun nasa video nyo, ma'am. Ibang lalaki ulit ito? Opo. So, hindi ito ang unang lalaki? Yes, ma'am. Sir Joseph, kasi, sir, uunahan ko na po kayo, ha? Kasi possible po ang sasabihin po ni Ma'am Rosemary. Baka lang to, sir, ha? Siyempre, ito yung madalas din. Kayo po ba ay nambubugbog? Nang babae. Nang bababae, may bisyo. Naglalasing. Ma'am, hindi ako nananakit, ma'am. Wala po kayong any record ng pananakit sa kanya ni Sampal? Wala po. Wala po. Kayo po wala ba ay may bisyo? Hindi, wala po. Ay, umiinom lang, ma'am. Yun lang. Pero hindi lagi. Hindi naman po kayo nagmamaoy. Anong maoy? Hindi. Nagugulo, kumbaga ma... Nagwawala, attorney. Hindi, ma'am. Nang bababae, sir. Pag nakakainom ka, baka nagiging hayop ka. Hindi, ma'am. Hayop sa romansa. Ganon. Hindi, ma'am. Hindi po, ma'am. Yun lang ang given, attorney. Umiinom lang ako, pero paminsan-minsan lang, ma'am. Hindi ka nawawala sa sarili. Yun ang ano natin. Hindi po, ma'am. Opo. Meron po ba kayong, ano, sir? Nakarelasyon dati na babae? Kasi 45... Wala, 45 ka na, Joseph, eh. Tapos 30 lang si Rosemary. Layo ng agwat, ha? Yes, ma'am. Wala po ako nakaging karelasyon, ma'am. Kasi sa akin, trabaho lang, bahay. Trabaho. Kasi construction po ako, eh. Minsan pag malayo po yung trabaho, nag-stayin po ako. Pero walang naging babae, sir, ha? Wala, ma'am. Wala po. Ni ka-chat, ni ka-text. Baka may mga TikTok ka din. Hindi ko nga po alam mag-download ng TikTok, ma'am, eh. Eh, sino nag-download nito? Sinong gumunag, ano nito? Sinong tumulong sa'yo? Yung kaibigan niya po, ma'am. Yung kasabay niyang umalis papunta ng Dubai. Tapos yung huling, yung latest niya, yung nagpa-convert siya sa Dubai. Nagpa-convert ng Muslim, tapos nagpakasal din sa kapwa Muslim. Sino ang nagpa-convert? Si Rosemary?
Yes, ma'am. Nagpa-convert yan, ma'am. Paano yun, attorney? Nagpa-convert po siya sa Muslim, nagpakasal po siya sa ibang bansa. Paano po yun, attorney? Hindi, kasi ang ano dyan is yung lalaki dapat yung ano. Mas mahalaga na yung lalaki. Yung ano, yung Muslim. Pero siya, hindi niya pwedeng... Ayun na yung nagsabi. Hindi niya pwedeng talikuran yung kanyang kasal dito. Ah, okay. Yung so, hindi pa rin siya lusot, attorney. Hindi. Pwede pa rin pong sa... Oh, okay. Pero valid po yun sa ibang bansa, attorney. Dapat kasi nagbibigay sila nung tinatawag natin na CENOMAR, Certificate of No Marriage. Mm-hmm. Yung para makapagpakasal sila doon. No matter what faith, ha? Sa alam ko, ha? Nangihingi ng mga CENOMAR. So, mayroong picture ng kasal? Kasal ba to, sir? Yung sinend niyo po, yung nakaupo po sila sa sofa? Yes, ma'am. Celebrating nga po yung nakalagay, ma'am. Yan, tingnan niyo, ma'am. Celebrating. Hindi ko alam ang batas ng ano, eh. Yan, oh. Ang batas ng Dubai, mukhang kailangan pag-aralang mabuti ito. Tsaka i-refer talaga natin kay Sir Arnel ito. Kung sakasakali, ma'am, na padipot natin tapos pag ano niya rito sa Pilipinas, ma'am, paano kung buntis yun, ma'am? Ay, pwede yun, natin kasuhan, ma'am? Yun ang katibayan mo na talagang ano siya. Pero uulitin ko, ha? A matter of evidence. So, kung buntis, magandang ebidensya talaga yun. Diba? Pero, kung meron ka pang makapagpapatunay, yung kaibigan na nagpapadala ng letrato at saka ng mga video, kung makakagawa ng affidavit yun, kasi siya, meron siyang personal na kaalaman tungkol sa mga nagaganap at ginagawa ni Rosemary doon. Ma'am, wala na po sila eh. Binalak na rin po siya, ma'am eh. Oo. Ano, nag-away sila. Pero siya, meron siyang alam, may personal siyang alam, di ba? So yun, kung makukuha na natin na affidavit para makapagpatunay ng kung ano yung personal niya na alam tungkol sa mga ginagawa ni Rosemary. Okay? Tsaka, ma'am, hindi naman po sila magkasama kasi, ma'am, eh, sa ibang lugar din po yung kaibigan niya po eh. Ah, yung kanyang pinakasalan? Kaibigan po. Ah, yung kaibigan na yun. Again, depende yan. Depende yan sa pag... anong tawag na appreciation ng korte o kung paano tanggapin ng korte yung mga ebidensya na ihahain natin. Tutulungan ka namin, ang staff namin, tutulungan ka rin para malikom natin yung mga kung anong meron ka na katibayan, pati yung mga tao na pwedeng kausapin na makapagpapatunay tungkol sa ginagawa ng misis mo doon sa Dubai. Okay? Apo, ma'am. Tapos kukunin rin nila kung sino man yung agency na huli mong nalaman. Kasi baka from agency to agency, Shari, makukuha natin yung whereabouts. No? Opo. Kasi may proseso naman yan. Hindi rin naman na agad-agad na mapapadeport. No? Kailangan may dahilan. Okay? At kailangan may katibayan. Okay? Yes, ma'am. Sige po. Opo, ma'am. Sir, wag niyo pong ibababa yung linya, ha? Kakausapin po kayo ng staff po namin para po, yes, doon ma'am, sa iba pang detalye. Okay, Sir Joseph? Opo po, ma'am. Yes, salamat po, ma'am. Po. Magpakatatag po. Maraming salamat at po. At alagaan salamat mo yung anak ninyo, ha? Okay. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon din dyan.